our discussion here sa electro technology, we will not focus more on the theoretical side. Okay, kay technically guys, sa inyo ha, pag naanam mo sa barko pohon, you will not be designing electronics components. Kining mga transistors, kining mga diodes, kining mga resistors, you will not normally see this one. Makakitaan lang ninyo guys, if you are going to open some electronic equipment na may mga motherboards, mga inyong anak. But normally, pag motherboard yung sira niyan, ang pinaka-common na gagawin natin is we have to replace a module. Kasi sa barko naman, mura man na siyang spaceship. Nga modular yung approach. Yeah. Pag naay problema, tanggal ang module, ilisanin mo ang module. Very seldom that we open those components na katong mga sa sulod ganyan atong ayuhon. Okay? So very seldom na siya. Mostly modular. But kung some cases, it would be better na at least alam natin yung basic concepts of those semiconductor devices. Okay? But yung point lang natin sa itong discussion, particularly today, is familiarization on the basic concepts of bipolar transistors. And then, for example, mabuliliaso ka, you really have to test that specific transistor kung okay ba siya or dili. Okay? So that is why, yan yung goal natin dito is to, goal natin of this particular lecture here is to identify, to discuss yung tinatawag nating transistor, the operation of the transistor, the theoretical basic fundamental concepts of the transistors, and then how are we going to use multi-tester, to test kung okay ba yung bipolar transistors natin, okay? Okay, guys? Yes, sir. Okay. But I believe that you've already watched this video kasi I uploaded this one dun sa calendar natin. So if you have not watched this one, sabayo na to siya tanaw and I will be i-post na ko siya kay English ba yan eh. Listen po niya yung mga terms dire. He uses some terms na medyo listen po na to kayo explain. So I will be pausing from time to time to explain some important, some highlights. Okay? If you have some questions, sir, kung kasabot na to, sir, pasabot na to, you can interrupt me sa atong discussion. Okay? Klaro? Sir. Okay, good. Ayaw lang mo katulog din ha, kaya I will be calling from time to time ang mga kon, kaya para tabangan lang nato, pila lang man po ni siya ka-minutes ang atong klase. Okay? Ang ato lang ani, ang pinaka-simple lang. And then after, yung sa later part na to dito, is yung pag-testing na ng transistor, which is very important. Very important din ha, kaya balot na mo gamit sa itong tester. Okay? Good. Okay. Klaro? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ato anong tanaw ni? Okay, ang gwapo mo gudani, guys. And I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly. Oh, gwapo na magdihang video god. Si ato na lang gamiton kung unsa giun sa niya. Okay, let's start. Madunggan eh hang kwan guys. A transistor is an electronic device. Yes sir. Okay, ha, sige. Ato lang putul-putulon kay atong kon yang discussion. A transistor is an electronic device that can be used as an amplifier or as an electronic switch. Its ability to amplify a signal or to switch high power loads using a very small signal makes it very useful in the field of electronics. Okay, so put no na to siya dito guys ha. Ang pinaka point good sa transistor, normally switching gina siya. Switching in a sense na mura sa switch yun ganit guys na naamanay parts na, tuluman na katiil ang imuhang kuan, naitulo ka tiil ang imuhang transistor. Ang point sa transistor is kuha na siya ka ng a current control device. Subot pasabot ana, kung nasa kuryente, mo-on siya. Yung very small milliampere na siya ng current, 0.00 something ana. Kung imo tong butang kuryente ni mo ana, mo-on ang imuhang transistor. Mag-saturate siya or something like that. Pag wala po siya kuryente, ma-off siya. So, if you are going to imagine guys, yung sa time nga katong sa mga computer god, katong mga computer pag kinakaunang mga computers pa, ang isa ka computer mura siya dako kay nga kuan, dako kay nga kwarto. Sa isa ka kwarto ana, isa lang na ka computer. Dako kay siya in a sense kasi sa unang mga panahon, previous years, yung mga transistors natin dagko pagayo. Dagko pa kay transistors karon with the advent of semiconductors, ang mga transistors na to gagmay na kayo. Okay? Ang uban gani i-embed na lang siya dito sa atong mga motherboard. Okay, so mauna siya nga, yung ana na naka-high-tech ang mga transistors. So basically, ang point sa transistors is switching at saka amplifying. Yung mga amplifier na to, ang mga amplifier na to sa ato ang mga basically, ang main concept niya, application niya na, is dun sa transistor operation as an amplifier.
Oh, pero dili lang na siya isa ka transistor, naa na siya yung mga calculations ana. So if kung naa mo yung mga amplifiers din na sa inyong sir, sa inyong balay ron, kung inyo nang ablihan ng mga motherboard na, makikita mo black din ang parehas ipakita na niya, that is a transistor. Okay? So ipadayo na to. There are two basic types of transistors: the bipolar junction transistor or BJT and the field effect transistor or FET, FET. In this video, we'll just focus on the bipolar junction transistor and discuss its basic structure and operation. The bipolar junction transistor is manufactured with three semiconductor regions that are doped differently. If we've already lost you with that last sentence, please go check out some of our other tutorials on the basics of semiconductors, as it'll make this a lot easier to... Okay. So take note, guys, nag-ingon siya din eh, na three semiconductor regions mo na yun. Sige, parahin siya na ito. ...doped differently. If we've already lost you with that last sentence, please go check out some of our other... Three different regions. Ang regions ni mo ano, guys, na... Sa transistor natin, if you remember yung diode natin, yung the diode natin is a combination of two junctions. You have the P junctions and then the N junction. Okay, muna ang diode natin is P-N junction. Okay, pero ang transistor natin is different. Tatlo na siya kabuok. Okay, either P junction, okay, take to that, three layers. Three layers gina ang ato ang semiconductor transistor. Either first layer is P, P-type, sunod N-type, sunod P-type. P-N-P. Ang isa kay N-P-N. So take note, three layers ang ato ang transistors. ...tutorials on the basics of semiconductors, because it'll make this a lot easier to understand. These three regions that are doped differently are known as the base, collector, and emitter. The base region is lightly doped and is very thin compared... Okay, so ito yung components niya, guys, ha, sa transistor. So we have here the collector, this is the base, and then this one here is the emitter. So yung base natin, morning nag-supply ta din ug kanang kuryente. So diri nato ni siya gina-control ang atong switches. Okay, this is a NPN transistor, three layers. Okay, three layers, two junction. This is the first junction, second junction. Okay, NPN, and this one here is the PNP. Okay, so same pa rin. Meron tayong emitter, base, at saka collector. Compared to the collector and emitter regions, the collector region is moderately doped, while the emitter region is heavily doped. BJTs can be an NPN or a PNP type. The NPN type consists of two N regions separated by a P. Yes, Mark. Sir, pwede mo matana, sir? Kansay, meaning na ng heavily doped, sir, or moderately doped? Ang heavily doped, guys, is very good. Yung heavily doped materials natin is, di ba, kapag nagamina ka o ka ng mga semiconductor ni Moana, for example, silicon, and then you want to adjust, i-adjust ni mo ang property ba? Okay, i-adjust ganin ni mo ang property of that, kaya lang, may nag-join, of that particular material, okay, butangan ni mo dope ba? Basically, muraran nagkatugong sa discussion nato sa electronics na magbutang ka o element, either stibium or katong duha na siya ka-element. So, pag imong ibutang na siya din, mamahimo na siyang katong... Basically, the point of the dope lang ni mo is, if you're going to insert another element sa kanang semiconductor ni mo, ma-adjust ni mo ang property. Ma-adjust ni mo ang property nga, mahimo siyang good conductor. Kaya take note, mga guys, ang semiconductor, isa tunga-tunga na siya. Either a good insulator or a good conductor. Ang tunga niya, good insulator, good conductor. So, ang tunga niya na is semiconductor. So if you want your semiconductor nga mas muduol siya dito sa good insulator, then or mababa siya, i-adjust nimo ang property if your semiconductor, butangan nimo siya og lain nga element. Mo na ginatawag nato is doping. Okay? Yes, sir, thank you, sir. Oo. Basically, in short, doping is a process wherein you want to change the characteristic of that pure semiconductor materials to increase the kanang conductivity or other property of that material. Okay? Good, very good. Question mark. Wait. P region. The base region is the P-type material, while the collector and emitter regions are N-type materials. In P and P-type, the transistor consists of two P-type regions, the collector and emitter, separated by an N-type base region. Regardless of the type, a BJT has two PN junctions that must be correctly biased with an external DC voltage to operate properly. One of these junctions is called the base emitter junction,
connecting the base and emitter regions, and the other is the base collector junction connecting the base and collector regions. In order for a bipolar junction transistor to operate as an amplifier, its base emitter junction must be forward biased, while the base collector junction is reverse biased. Please note. Okay, so how do we say, sir, na forward bias siya or reverse bias? Take note, guys, yung sa discussion natin sa diode natin, ma-forward bias ang imuhang diode if, di ba, PN, mana, PN junction. If the P junction, if the P terminal is supplied with a positive. Okay, take note, ha? Forward bias siya kung ang positive sa imuhang diode nimo, P junction sa imuhang diode is supplied with a positive supply. And then ang negative supplied with a negative. So if you're going to take a look here, now, that is why if we're going to take a look here, makita nimo nga this one is forward bias. Okay, take note na ang sign nimo is forward bias. Kaya nga naman, okay, this is a PNP. Okay, take note guys ha. Makita ba ninyo akong kuan? Kung cursor? Dara guys ha, nadara akong cursor. Makita sir, makita mo. Yung cursor na to guys, nasa sa NPN. This one here, yung kana nga semiconductor is an NPN material. Subot pasabot, this portion here sa taas is N, this one sa baba is P, and then this one sa baba is N. So na-sandwich ang NPN kay NPN. NPN man siya, tunga man ang P. So therefore, as of this moment, forward bias ni siya kasi P man ni dire, di ba? P. So kung imo na siyang subayon guys, imo na subayon, ang nag-supply sa imo ang P is the positive. So therefore, ang positive, ang P terminal na supplyan ng positive, and then the negative terminal is supplied by the negative. So therefore, this junction here is forward bias. So mo na point ni Ana. And then this junction here, kini sa taas is reverse bias. Kaya nga naman, take note ha, di ba this is N, P, N. And then naapos siya din. NPN, kaya nga naman, NPN man eh, di ba? Okay? So i-try sa nato, paminaw, ipatiwas sa nato guys. Buli lang sa mga lang ha. PNP transistor are backwards compared to each other. And as mentioned earlier, the emitter region is heavily doped. So in an NPN transistor, the N-type emitter region has a very high density of free electrons, while on a PNP transistor, the P-type emitter region has a very high density of holes. At this point, I'd like to remind you that current and electron flow are backwards, which may cause confusion. Since the base emitter junction is forward biased, free electrons from the emitter region easily cross the base emitter junction and go into the very thin and lightly doped P-type base region. The P-type base region is... Okay, sige na guys ha. Medyo technical kayo siya. I-try na to itong isa ka-video. Kining isa ka-video mga guys is very technical kayo siya, which is mawagin yung pinaka-importante sa to ha. Okay? But before that, can you see the screen? Kining nga transistor? Kining nga page? Yes, sir. Okay. So, mauni siya guys ang... Ito, equivalent diagram niya. Equivalent diagram niya. Ito, nakita ninyo ni guys, this is a PNP. Okay? So, mauni siya equivalent diagram bahwa PNP transistor. Okay? Tanawa ninyo, mauni siya ang PNP transistor. This one is an NPN transistor. Nung kuha na mo, nung college days na mo, nanay abbreviation. Ang PNP, kini, ang para dili may malimot ko, ang arrow ni mo is, arrow ba pasulod kung PNP, niya ang NPN kay pagawas, nigawas na. So therefore, ang PNP is pasok na pasok. Mauni siya mga pasok na pasok, PNP. Kaya ano man, pasulod man. So pasok na pasok. Niya ang NPN kay pagawas naman. So napasok na. O dili na siya binuang kaysa, maugin na siya ang kanang common yun. This one is pasok na pasok, this one is napasok na. So muna, nigawas na siya. Okay? So, mauna siya ang kanang timailahan na to. That's how you identify if it is a PNP or NPN transistor. Okay? So, ito yung nasa libro niya. Okay, but basically, ito yung sabi ko kanina na this transistor will act as an amplifier. So, take note, kung makita ni mo guys, take note, yung amplifier na to is mura na siya o transformer. Katong transformer, good nga, step up or step down transformer. In a way nga, mag-convert siya o high, o kini nga voltage, for example, 220, gawin niyang 440
or baliktad, ang pinaka-common na to sa electrical distribution na to is from 440 gawin natin 220, the step-down transformer. However, ang pinag-uusapan natin when we are talking about the basic transistor amplifier circuit, gagmay kini ng mga kuryente. Okay, gagmay kini siya ng mga kuryente, milliamperes. So, mani siya, ang input signal na to is gamay kayo. And then, yung output signal na to, nagdako na yung amplitude. Pero nag-out of phase na siya. Okay? So, dili lang kayo nato na siya. Technical, good guys. So, how to test a transistor? This is the most important part for you. Dapat kinigin ang atong ikuan yun. Kay, kung sakaling na ay maguba, dapat at least alam nato kung saan nato pag-test. Kung hindi ba nga transistor, pa-bright-bright na ba? Kung saan ba nato nga transistor? Kung saan nato pag-test kung okay ba nga transistor or dili? Okay? Tingnan nato na. Here's how we can use a digital multimeter to do some basic testing on NPN and PNP bipolar junction transistors and JFETs. I only have an N-channel JFET, but I have an ang JFET, guys, the next meeting na natin ng JFET. From left to right, I have an NPN 2N3904, a PNP 2N3906, and an N-channel JFET 2N5457. Bipolar junction transistors are made from alternating layers of N and P-type silicon. So this can actually be represented by two diodes. We have a P-N junction from base to emitter and another one from base to collector, where the base is a common terminal. So for NPN, the P side, the anode of the diode, would be connected to the base, and then each cathode would be the N-type material for the emitter and collector, and the opposite for PNP. The diodes face the other way with the cathode in common for the N-type. So, okay guys, tanawag ko na ninyo dapita din eh guys, kine? So this is here the PNP. Diba take note, pag PNP, nag-ingunta nga ang transistor is just a back-to-back na diode. Back-to-back diode. So what pasabot, PNP man siya, P o N. Okay, so money siya din eh guys, oh. P, okay, this is the P and this is the N. And din ipod ni side, this is the P, this is the N. Pero pag abot ni mo sa imong NP, PNP ni pod ni mong transistor, nagatubangay na siya. Okay, mo na idagway niya, nagatubang siya, anak. Okay? And then, this one is the symbol. We have the collector, base, emitter. We have the base, emitter, at saka collector. So if we want to test the NPN or PNP with a multimeter, we can check for shorts between any pins with a continuity test. But if it doesn't look shorted, we can also check if these PN junctions are intact by measuring for diode drops. So for NPN, if we put the positive lead on the anode or the base, and we put the negative lead on the cathode one at a time of emitter and collector, we should see a forward silicon voltage drop, 0.6, 0.7 or so volts. And if we then reverse the leads, we should see no conductivity because it's reversed bias diode. And that will tell us the PN junctions are intact, and we reverse the leads to check PNP. So for this NPN transistor, from left to right, the pins are emitter, base, collector. So if I want to test the base emitter PN junction, I will put the positive probe on the base, which is an anode, and the negative probe on the emitter. And I see 0.6. Okay guys, tanawag ko din ninyo guys. Can you see this multi-tester here? Yes sir, yes sir. Kita ninyo guys. So, unsa may setting na to sir pag maggamit ang tester. So kini o tanaw ninyo guys oh. Kini nga symbol. So this one here, kung i-review na to sa atong Electro 1, this one is an AC voltage. Kung mag-measure kag AC, kini atong gamiton. Pag mag-measure kag DC voltage, we're going to use this one. If you're going to measure resistance or the capacitor, you're going to use this one. If you're going to test for a diode, kini ang atong gamiton. So basically, mag-supply ang atong voltahe guys, mag-supply ang atong tester, padulong dito sa atuang sa atong diode. So sa ondo to ni mo pag-test, dali ra gyud kay oy, dugay kini siya mo mag-test. Okay. So try to imagine this one. Take note, pag mag-forward bias ang silicon na mo, nato guys, 0.7 ang iyang voltage drop. 0.7 volts. Okay, tanawan ninyo guys, guys, yung sayang gibuak. 0.7 volts. So therefore, if you're going to measure the voltage,
If you're going to test a diode, okay, a diode ni siya. So this is emitter base collector. So mo ni siya ang base. Okay, take note, base man ni siya, di ba? Base. So ang base sa imo ang transistor nimo, kung imo nang tan-aw nimo din eh, kini. Emitter, mo man ang atubangan, mo ni ang flux side. So emitter base collector. So ang base nimo is nasa tunga. Yan nasa tunga. Okay, mo ni ang base nimo. So therefore, ang pagtesting lang nimo sa imong diode ni Wana guys is asa imong sa imong transistor is very simple. Okay? Ani lang. Pag N gani nasa gani guys, N, NPN gani, NPN, subot pasabot, NPN, NPN. So therefore, if you're going to use your tester, you have to use your, ipausab na ako ni Karon guys ha, after sana akong pag-ingon, akong magtawag kong estudyante, and then mag-ingon, magpaingon ko kung saan pag-tester ni diode. So ano mo pag-testing kung NPN ba siya or PNP ang imuhang transistor. So yes, ano ha? Okay. Pag NPN, saan ni mo na pag-testing? Ang imong buhaton lang ni mo na, NPN nga pag-testing is, ang P ni mo naman sa tunga. So therefore, ang positive ni mo nga terminal, okay, ang positive ni mo nga probe sa imuhang tester, ibutang ang pula, ibutang ni mo sa tunga. Okay, sa tunga sa imuhang, ang itataga ng picture nga kana. So, ang imuhang positive ni mo din, ibutang ni mo din sa tunga sa imuhang diode. Din eh, sa tunga. Unya, okay, unya, ang negative ni mo, ang kining itom ni mo, ibutang ni mo karon sa gilid-gilid. Pag-ana ni mo, pag nagani voltahe, good. Okay, pagbaliktad na po din mo sa picas, pag nagani voltahe, good. Pag nagani sa parehas yung voltahe, around 0.7, subot pa sabot ana, okay ang imuhang tester. Okay, for example sir, nagbutang ka karon sa imuhang positive. Okay, positive ka. Positive ka nga ron nga tiyatawag ani na probe, gibutang nimo sa tunga. Okay, and then pag ana nimo sa picas ni nakay nakuha ang 0.6, pero pag ana nimo sa picas din wala kay nakuha nga 0.6, subot pasabot niya na daot ang imuhang transistor. Okay? Pag PNP naman, kining nasa tunga nimo baliktad, N man ning nasa tunga. Okay? N man ning nasa tunga. So dapat pag imo pong pagpanlak nimo N, so dapat ang black ang imong ibutang. Black imong ibutang sa tunga and then imong ibalin-balhin ang imuhang diri sa picas din eh. Kung naa siya pag ana nimo din ni P, so dapat naa siya 0.7 kapin, pag ana po din mo naa siya 0.7. So dapat silang duha na kay 0.7. Okay, so tanaw na to kung di mo na iyang gibuhat. So if I want to test PNP na ni guys. PN junction, I will put the positive probe on the base. Oh, gibutang niya ang positive sa base. Unya ka na sa left side. Sa left side. Pag ana niya karon sa left side, na siya nakuha nga 0.6. So there's a silicon diode drum. Uh-huh. If I reverse the leads. Oh, iya ang tunga gihapon ng diode drum. Oo. So dapat wala. Dapat wala siya. Okay? Pero pag so same lang gihapon, now to check the PM P gihapon ang sa tunga, positive ang sa tunga, and then ang negative sa picas, dapat naanapod siya yung value nga 0.7. Okay, nga dool-dool. Okay, and then kung sa PNP na pagka, so that's lower than this first pin. So that confirms the left pin is the emitter, the right pin is the collector, and the center is the base. Now, okay. Sige, Dabe. Saglit lang, ha? Murag nakahimo, magig ko aning video. Dali lang. I don't know lang sa katong sa testing nako kung appeal ba ang transistor na ko ato. Saglit lang. Okay, mas gwapo mag-uto kaya akong gibisaya. Ano lang ha? Electrotechnology. If you wanna... Kini daw. Ay, matanda na sila.
Wala na ito. Kunaba ko yung nagamit. May contacts na semiconductor device to. Of course, ang pinakasunsao ni mo karon pag-identify ka ron is kung kinsa ng duha ang group yung ito, LED, diodes. Oh. Okay, we will test kung okay ba ni siya na diode. And of course, kung mag-test ang diode, mag-testing po tao. Ah, gini na lang guys, naamon din diri di ay. Testing ta. Sa ilahang duha ni karon, asa da pita okay. By the way, na-attach ba na ako ni dito guys? Nakita na ninyo nga video how to test? Wala pa sir. Oh, kini na lang din sa sula tong foreigner oi. Dili na ta tong Bisaya oni kay para masabtan. Sige yes, sir. Let's search for light emitting diode. So basically sa oh, so kini na lang tong tanawon. So ang una nga pag-testing nimo guys is wire. Istira na pang wire. I-attach na ko ni sa ni mas karon. Sa ilahang duha ang good. Okay? And then we will also test yung ito, LED diodes. Okay? We will test kung okay ba ni siya na diode. And of course, kung mag-test ang diode, mag-testing po tao sa LED. Testing na. Sa ilahang duha ni karon, asa na pita, okay. Kini ba? Or kini? LED stands for light emitting diode. So basically, the concept is the same as diodes. Okay, then of course we will test yung semiconductor device natin, one of the most common yung transistors. Okay, we will identify kung asa sa kinsa sa ilaha ang PNP transistor o NPN transistor, kung saan nato pag-evalo kung okay ba or dili ang ato ang transistor using of course yung multimeter nato. And then the last but not the least, we are going to test ini capacitor. So especially this capacitor is an electrolytic type of capacitor kasi may polarity siya. This is the negative side here, negative side, and this is the positive side. We're going to take a look at the specification. 470, this is 470 microfarad, and then ang voltahin niya is capable of withstanding 200 volts. Okay? So let's test. So, naay mo ubang mga pamagi, naay mo ingon nga magamit sila og digital, naay mo gamit og analog. But in my case, I would prefer na magamit ko og analog tester. So in this case, yes. Oh, sir, lag, sir. Uy, nag-lag siya? Halap, sir. Lag, lag. Yeah. So kini nga tester ang ato meron. So na, nag-lag siya? Murag sa imo ang video na sir, nga murag hanap siya sir. Sir, naka-off mic. Mute ka sir, nag-mute. Oo, taon-taon mo, mo focus na siya. Okay sir. Okay sir. Oo, but by the way guys, tanawon lang nato ni niya paghuman, ako man ang i-attach po dito. Pwede po din niya tanawon paghuman natong klase. Sa YouTube na lang sir. Hmm, pero atong tanawon karon para lang tayo agi. Okay sir, okay sir. Some of these components. So, we can use, pwede tayo magamit ang kining buzzer. Okay? But, I would prefer na magamit ang times 1, times 10, times 2. Yung sa resistance na type. Ang reason is, sometimes, kung saba ang good na lugar, for example, sa barko, saba ang kaya na dito sa panagsa, maglisod, nagdungog sa mga buzzer, kung itingog ba o nabay continuity testing. So, I would suggest na drill lang sa resistance para mas makita na ito, visible na ito, kung wala view siya or delay. Okay, so how do we do that? So, na kay continuity, ang concept sa continuity, zero ang imong resistance. Okay, approximately zero ang imong resistance. So, gamit ni kining tester, na kay continuity karon, kung ang kining imuhang kini, mulabiyog siya padalong dito. Not necessarily nga mulabiyog siya dito, as long as mulabiyog siya padalong dina. Kaya dili man ato na necessarily nga i-calibrate ang atong tester. So, sulayin na to. So kung atong tanaw ni, ato ni short, dapat kung magamit ka og tester, imo sa i-check kung mugana ba imong tester. So layan sa nimo kung i-test sa nimo imong tester. Okay? So kung kini ang ato ang probe karon, imo alam ni short tanaw na to kung unsay may tapos sa ato ang ya, kung ni love you ba. So nganong wala kung unsa ni love you, una kay naka-off pa man ta, ha? So dapat dili ka naka-off. Dili ka na malove you. So dapat mas maayo nga naka dinhi sa times 10, times 1. So times 10 will do. So times 1 or times 10. Okay? Times 1 para mas maayo, mas okay? And then testingan nimo karon kung wala pa. Okay? So in short.
Sir, naka off imong mic, sir. Wala tingog, sir. Nagatingog gihapon, guys? Wala, sir. Wala, sir. Nawala, sir. Wala, sir. Oh, tingog. Tingog, bunubod. Okay. Dalawa, ha? Atras ito gamay. Tanim mo karoon, nilang view siya. Sabot pa sa pag-lacking. Tingog niya, sir. Ah, kung buzzer po din mong gamiton, kung dili kayo sa ambang lugar, pwede rin po ka mag-buzzer. Ang buzzer is, dili, you have to set lang dili na pita. Kini mo nag-wifi din eh. Okay, mo na ang atong buzzer. So, kung imong i-testing ang usap, okay, kung imo nang i-short na, so mag-check lang nimo manay continuity. Maitingog. Okay, but sometimes again, kung sa baang lugar, mas resulta mag-continuity testing pag buzzer ang atong gamiton. So, I would prefer na dinita sa times one para makita na itong mamulang view siya. So, let's try. Mag-try ta karon o kini. So, layan na ito na kung mula view ko niya or delay. Again, kung mula view gani, continuity. Kung pasabot na, wala kayong problema sa inyong linyada. Okay, so let's try. Okay. So, ang isa, imong gulitan mo din eh. Ang isa, imong gulitan sa customer. Kini. Okay. Ang kini, pikas din eh. Ang kini, pikas ha. Yeah. Okay, and then tanaw na ito ang itong listener kung sa'yo nito. Okay, so atong yan na lang. Dinesa po, nilabyog. Kita niyo na nilabyog. So, kung nilabyog kayo, napagpasabog, good ang atong wild. Nakita niyo nga nilabyog, guys? Yes, sir. Ah, base na yes, doon mo din ha. Tanawa niyo na. Klaro man, sir. Klaro, sir. Kita naman, sir. Oh, sige. So, na continuity ang atong wild. Okay, let's try the another wild. Wild. Okay, same pa rin yung procedure. Kuhan lang niyo, ang kining imong probe. Tang nimo sa dulo na necessary ha basig magtuo mo nga sa pula-pula gyud kay wala man ni polarity ni atong wire, so maski pag pula or black na siya na wala problema kay wala man tay polarity. Okay, sir, question, sir. Sir, gigunitan lagi nimo, sir. Pwede dai gunitan? Pwede ra dai gunitan? Technically, guys, pag resistance reading lang siya, pwede ra na nimo gunitan kay wala man ay kuryente. Okay? Pero kini mo pud nga value mo pud good, continuity testing lang man ta, wala man tay ka nang exact reading measurements, okay lang siya gunitan. But take note, guys, if you are going to measure yung mga AC na, yung mga AC at saka mga voltahe, dili ginan nimo pwede gunitan. I believe you already know that based sa imuhang inyong electro 1 dati. Okay? So kung imo lang na ido, may pwede nimo gunitan, kaya wala man, de-energize man siya ng wire. Wala mga gani, ako nang i-explain. Tanaw na to ang atong buwan, tanaw ng tester, huwag imo tanaw na, short lang nimo duha, kita nimo nga nilabyo. Tani mo nga nila. So kung dito ka sa buzzer, gusto gini mo madunggan. Okay? Yo. Tayo na ito din sa. Okay, so but pasabot. Okay, di atong duha ka wire. Okay, so next is, dito ka ron sa LED. Sa diodes. So saan mo pag-testing ang iyong diodes? Diodes are very important, lalo na pag sa mga power supplies. Okay, kay by definition mangod, ang purpose sa diode is to convert AC to DC. So it is used para sa mga sa rectification process. So saan nimo ni pagtesting karon? So pagtesting ni wala is imo ala nang gunitan nimo da. Okay ni guys, kini akong paggamit ani guys is resistance ni siya. Katong dati mangod, di ba? Makita an datong diode nga symbol sa tester. So dinhi sa atong analog wala man siya inyong ato. So ang atong gigamit is yung sa resistance reading na to. Okay, discuss naman na sa inyong electro 1, di ba, itong resistance. So, man na siya itong gigamit. Resistance. Instead, itong diode nga symbol. Hindi man hindi mo gunitan, kaya wala man yung static po kayo. Ito din na. And then, hindi mo alam po, so, pula ba? Pula. Pula. Kapag man yung testing na, yung mong observahan, yung muna pong ikambyo. Yung muna pong ikambyo. And, so, kambyo-kambyo lang na. Okay? So, ang rule aring diode is dapat, kung pagana ni mo dinidapita mo labyo gang imo ang tester,
Okay, pag ana nimo nilabyo yung imong tester, dapat pag imo anang baliktaro ni mana, dili na dapat mulabyo yung tester. Kay kung mulabyo gani yung tester, kung pasabot ana, mulabyo siya yung pag ana nimo nilabyo. Ya dili pud dapat nilabyo, sigut pasabot daw pag imo ang daw ang imo ang tayod. Or pag ana nimo dili pag testing nimo dinhi, wala nilabyo. Ya pag ayo kambyo na pud nimo, wala gyapon nilabyo, so daw imo tester. So sa to dapat kung good ang atong tayod, dapat pag ana nimo mulabyo. Pag-ana ganin nimo, dili mo labyo. Dapat isa lang yun ka labyo kung imo balik taron. Okay, so let's try. Ano na to? Kung good ba ni or dili? Oh, magtawag po estudyante pero na? Ito na. Okay, ako yan na. Sarita po, wala ni labyo. So, naa kay pag-asa ng good. Okay, so ato nang ikambyo ka ron. Ikambyo na to. Ito na. Di labyo. Okay? So, good siya dili. Good siya. Okay, kinidapita ni labyo. Imong baliktaron dili siya mulabyo. Okay? Yes, igalan. Igalan. Sir, pwede ni mag-tester o kwan, sir, kanang nai-earing, oh, nai-earing imong kamot? Ah, wala man ni problema kay wala man tay kwan, wala man tay energize. But technically, okay, guys, take note, ha? Tingin niyo, anig yun. Pag, for example, gani, magtrabaho gani mo kwan, magtrabaho gani mo mga electrical component gani, especially kung naagin siya kurinti, for example, mag-wire mo sa inyo motor sunod. Mag-wiring. Yan. Di malikin nga na kurente. Tanggalon ganyan natin ang mga accessories. Ang pinakadelikadong accessories yun ang inyong necklace. Kana yun ang isa kadelikado. Kay ang necklace mo guna to, nagbitay na siya. So kung pagtanaw, pag-ana ni mo din, magunita na siya, masabihiran ang wire, matanggal ang imong connection. But it's a very good observation. Hinggalan. Thank you, sir. Good, good. Example, so sa may mga cases sa kwan, for example, atong LED, yung LED. LED is a light emitting diode. It's a special type of diode. So, ang pag-test ni mo niya is this parehas gapon sa LED, at parehas gapon sa diode. Na dapat, ang isa lang dapat mo labyo. Oh, ay sabi, wala. Manaman tong LED diode. Manawag tayong estudyante. Saan so, ni mo pag-testing? Si King Abad, Kim Her? Sir. O, saan to ni mo pag-testing daw sa diode? Kwan, sir. Dapat. Ang kwan, sir, ang positive, sir, parang matarong bitaw ni mo, sir, dili mabali. Para mo mudagan gid siya, sir. Di, katong labyog-labyog na to. Katong sa resistance na to. Sige, Dabi. Kisa may mag-volunteer. Saan na to pag-measure? Saan na to pag-testing? Kung diode, yes, si Angelo. Kalang kwan, sir, dapat ang isa ra ang mulabyog, sir, tapos ang isa dili. Kay kung mulabyog ang isa niya sa pikas mulabyog gyapon, it means dili okay ang diode. Then kung sa pikas pod dili mo labyog din pag bali nimo, di gyapon mulabyog, daot gid siya. So dapat ang isa mulabyog. Ang isa? So dapat ang isa mulabyog, dili, ang isa mulabyog. Dili. Okay, good, very good, very good, Jel. Okay, so atong tanaw, okay, body lit. Kini sa LED na ni siya, LED. Okay, ako lang gunitan din sa tumoy. Okay, pikas tumoy, and then three. Ang atong, nilabyo. Okay, kita niya, nilabyo. So atong kapi sa pikas, nilabyo po. Oh, nilabyo po. Subot pa sa butana, kung nilabyo ang doha, adilin ni siya good nga. Reject niya nga LED. So, doubt niya LED. Pero naapot tayo pamaagi sa LED. Yung makita niyo ang by visual inspection kung wala kay tester kung doubt ba o dili. Okay? So, kung imo na tanaw niyo din nakaroon ang sa LED niyo, kita na niyo mas sa tumoy niya, kaya kung imo ginatutukan ng bayo, naasin itong, kaya ito mo na nasunog ng filament. Okay? Kung makakita niyo ka gito mo na probably, nako ang chance nga, doubt na siya nga LED. Okay? So, simple as that. Sunod is, saan na ito pag-testing karon ang transistor. Isa ka-common yung transistor. Okay? Try na ito. Oh, muna na yung transistor na ito, guys. Okay, so, saan mo pag-testing karon gamit ang imuhang transistor? So, pag-testing naman sa transistor, continuity testing nga po na nga itong gamito, naka sa times 1 or times 10. And then,
mag-decide ka karon kung unsay mga noon, pula ba or ang itom. So for example, in this particular case, for example, pula nga kung piliyon, wala kong butang sa tunga. Okay, for example ka na. So, kung pula gaya na gani, pag-ana, nagawa na niya, pag-ana, kung dili gani niya siya mo labyog, dapat din sa pikas, dili po na siya mo labyog. Okay? So, for example lang, usap ulit, kung pula ka din na imong ibutang sa tunga, pag-ana gani, dili ni si sarili nga, pula gina siya. Pag-ana niya mo, dili mo labyog, dapat dili po na siya mo labyog. Okay? So, dili mo labyog, dili mo labyog. Yan, kung baliktaro ni mo, kung itong na pwede mong ibutang sa tunga gani, itong na pwede mong ibutang sa tunga, kung diri ang imong ibutang, pag mulabyog gani na, dapat din mo labyog po na. Okay? So, labyog, labyog. Okay? So, sulayan na to. Gamit ang atong tester. Okay. So, atong tanawang. So, diri dapita ang atong dial. Tanawang na to. Kung labyog ba? So, naon ako si Pula. Si Pula akong ibutang din sa tunga. Okay? Ang ibutang din sa gilid ng pikas. Ang imong tanawang, wala siya ni labyog. So, dapat kung okay itong tester, pag-anak mo din, hindi pa na mulabag mo labyog sa pikas. Since wala siya ni labyog, okay siya. So, sa ikadawang na test, ang black na po ng imong ibutang din sa tunga. Okay? And then, imong ihanak din eh. Nilabyog. So, dapat, imong ikambyo na siya paana din ha, dapat malabyog po siya. Okay? Subot pa sabot. Kining damita, kuha ni siya. Good. Good ni siya. So, layan na po natin ng isa. So, asa siya nilabyog ani? Kung ang imong ibutang ni mo kay black. No? Dili siya nilabyog. Okay? So, ang tawag na ito rin niya transistor is NPN transistor. Okay? NPN transistor. Makailangan mo na ito na, na NPN siya, okay, kung gamit aning tester. Okay? Gamit tayong transistor tester. So, transistor tester, ang may butang din ha. Okay? And then test. So, sa ikon niya, okay, diode, sandali lang. Dapat pasunod siya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, test. So, this is an NPN transistor. Okay, so NPN transistor. Basta black gani ang iyang liukan gani, ang tawag gani niya kay NPN transistor. Okay, so sulayan na ito ng testing ng isa. Same kaya po ng atong buhaton, na itong kaya po puli-puli, katanaw na ito kung labyog ba or dili. Okay? So, kung kaganina, o sige guys, hapit naman ang oras, come on, i-check atong isa ka-transistor ha sa PNP. O sige daw guys, sa dali nga pagka-istorya, parehas naman na pagka-testing. Kung saan daw na ito pag-testing daw, kung saan online mo kung okay mo transistor, gamit ang resistance, sige daw, any volunteer, volunteer lang sa ta, sunod kayo mag- Tawag na ko. Ayos sa si Xavier. Any other volunteer? Lain kay Xavier. Si Mark. Yes, Mark. Very good, Mark. Saan mo pag-testing ang iyong transistor, Mark? Juan, sir. Kung i-testing mo mo tester, kung gamit ni mo ang pula na sa tunga, dapat dili mo labyog ang multi-tester. Oops, sadali lang, sadali lang. Kaya nag-ingon na ka na. Asa man mo, dapita iset ang iyong tester? Sa AC voltage, DC voltage, o sa resistance? Resistance, sir. Very good. Sige, padayon. So, para dapat dili mo labyog ang imong multi-tester kung ang pula is nasa tunga tapos katong black na kun multi-tester is nasa emitter imong gibutang sa emitter region at sa collector region. Once pero pag ang black na nga kun sa multi-tester is imong gibutang sa tunga tapos ang pula kay imong gibutang sa emitter region at sa collector region. Dapat mulabyog ang multi-tester sa pagbalipadli nimo sir. Oo. But you have to consider nga dapat ang imong hinumduman lang gid ana pag dili gani mulabyog ang isa ka side gani. For example, naka-decide na ka either pula or itom. So pagbutang nimo maski unsa pula or itom na siya din ha, kung pag-ana nimo sa pika sa tunga, nagbutang na ka sa tunga, ana sa tunga. Nagbutang na ka sa tunga. Kung pagbutang nimo dani sa tunga, pula man na or itom, pag-ana nimo dini sa pikas gamit sa imong probe. Pag mulabyog gani ni siya gani, dapat pag dili na po ka sa pikas, mulabyog po siya. Gets? So pag ana ka po nimo, baliktad na po ka.
pag ana na pud nimo, pag ana na mo siya, dili siya mo labyog. Dapat pag ana na pud nimo diri, dili mo labyog. Okay, but basically parehas sa puto sa giingon ni Mark. Okay? Sige dabe, last. Yes, Asabia. Sir, na ko as sir ba about anang sa color sir ba kung what if kung black ang ibutang sir sa tunga din sa right o left sir, sa collector o sa emitter sir ibutang ang red tapos mo mulabyog ang kuan ang katong sa katong tester sir tapos kung red pud sa tunga tapos ang black pud both side ibutang sa, mulabyog gyapon unsa man usbadato unsa ang isa sir ba kanang in short, sir ba, kung ang black o red, kanang same ra sila sa tunga ang red, tapos ang black sa collector o sa emitter ibutang. Then ang katupong red na sa tunga, din, ay real red, is ang black o ang black ang ibutang sa collector o emitter. Tapos pareha sila malabyog, sir. Unsa yung masabot siya? Daop na siya. Oh, so, kabalo siya, dapat ang red ra ang malabyog. Or dapat ang black. Isa lang sa ilaha. Kaisa lang po ka. Oh. Very good, ha? Very good. Very good, Xavier. Klaro na to ang point ni Xavier, ha? Correct me if I'm wrong, Xavier. For example, nagbutang kag pula din eh. Pula ang imong giana. Okay, pula. So pag ana yes, nimo dinig black nimo diri, nagbutang kag isa ka pro black, wala siya nilabyog. So yes, dapat pag ana nimo dinig, wala po siya nilabyog. Okay siya, yes, good sir. Siya. Good siya. Karon imong gibaliktad, nag-change court ka. Ang black na po ang imong gibutang nimo dinig, pag ana nimo dinig nilabyog. Pero pag ana nimo dinig, wala nilabyog. So therefore, daot. Ingana, oh, ingana sir ba? Daot siya, daot siya. Kaya di pa, dapat, kung sa totong suggestion, kung sa totong one, pang-test, dapat, pagkana nimo, labyog siya din eh, dapat labyog po siya din eh. Gets? Then, baliktad ka. Pagkana siya, wala siya ni labyog, wala siya ni labyog. Okay siya. Kaya parehas man sila. Pero ang katong kay Xavier ganina is, ano siya guys, oh, anak ka din eh, pindot ka din eh. Ana siya din eh, nilabyog. Pag baliktad na, ana siya, nilabyog. Pagkana nimo din eh, ganina, nilabyog po siya. Okay? So karon nag-change court ka, nag-change court ka. For example, pula ni. Pag change ni mo black ni mo karon iyon si Xavier pag ana niya ni love you bagi hapon sir ni pag ana ni mo diri ni love you man parehas man sila ni love you okay na siya dili so dili na siya okay kay nag change naman ka so dapat pag change ni mo kung wala siya ni love you sa una ni mong test dapat sa sunod ni mo mo love you na siya get safe Xavier yes sir mo lang gusto pangutana sir very good very good very good observation oh, very good, very good. So, kana lang siguro, guys. I will be attaching this one, ha. I-review ganyan din nyo. Actually, ato-ato lang ni guys, no? Mugin yung pinaka-importante yun pag ganang sa tester, ganyan, testing ng semiconductor. Masking katong pinakauna na to, nga pag-testing ni mo kung okay ang wire. Sus, importante kaya na. Dako kaya nagtabang ka. Dili, bayan mo mamata-mata ang wire, no? Kanabay na insulator, ang hangin mo ng mata-matahon mo din na, nga okay na or dili. So, you really have to use tester. Importante kaya na, guys, nga dapat sa ito, ha, mga marine engineers, naagita kibalo kita dapat magamit to tester. Okay? Yes, Mark? Sir, pa-clarify lang po, sir. Yeah, go ahead. Anong sa resistor sa multi-tester, sir? Para asa mo ito ang times 1, times 10, times 100, sir? O when natin magamit? Oh, ang times 1 o times 10, guys, if you remember sa yung Electro 1, actually, wala mong kayo nag-ipahibugatan sa itong syllabus. Good. Pero sa other schools, simple good ana good, ang times 1 o times 10, mao na ang imong gamiton nga multiplier sa imuhang resistance, pag resistor, pero di man pud good nato na magamit good ang resistor good sa kwan good, normally pag testing. So pag for example, ang makuha nimo dito is pag deflect niya dito, dito maka sa pinakataas na sa imuhang si tawag na tester. So na siya 10. So kung times 1 ka, ang value sa imong resistance nimo resistor nimo na is 1 times 10. So kuan siya kanang 10 ohms lang. Pero pag ang times 10 pud imong multiplier nimo dito nya 10 ang imong needle nimo dito, kung unsay value nimo dito times 10 lang nimo. 10 times 10 100. So mao tong pulos niya sa multiplier. Mao nganong naa sa times. Okay. So nganong saon nimo pag-evolve sir kung times 1 o times 2? Amas a times 10. Ang pinakamaayo nimo pag mag-testing kag continuity testing or gana, dito lang ka sa times 1. But seldom, most of the time madaot na ang times 1. Madaot na ang times 10. Nga nung madaot man, sir? Kay kasagaran mong ito na magdali-dali ito tester na nakabutang ang imuhang selector dito sa mga times-times sa resistance, kunya nag-measure kag voltahe. Pag mag-measure kag voltahe, nakatuan ka sa resistance, mabuto dito yung pios. Nga nga ba, di na makapuyan naman sila. Muandar mangyapon imong tester, maka-measure mangyapon kag voltahe AC o DC, mas kinadaot ang imong resistance dito nga part. So therefore, ingon sila, di na lang na mo, pasagda na lang na mo. Ne. So yung anak na siyang ginabuhat. Okay?